dyan sa hit side. Please mag-mess up ng patuloy-tuloy ang Aura Cage. Hindi makaka-stack itong si Hilda. Sa inyo, scary. Yung kasi Roxy pwedeng lumaban eh. Yung backside na lady talagang mapapapil ko eh. Ay, walang items eh. Oh my G. Mainit, mainit. Ano pa lang, no? Pa-fix and buds pa lang. Pinamainit na eh. Umabihan na agad eh. Umabihan na agad eh. Ulihan yung ulihan. Parang hindi ko kinakaya ko yung work. Pero kailangan natin kayanin. Oo. Kasi kung hindi natin kakayanin, hindi kakayanin ang mga audience natin. Boys and girls. Ladies and gentlemen. Mga titos and mga titas. Welcome to game number one. Last year. Of Aura PH. Last year. And only PH. Ang bagong El Clasico, tinatawag natin Testing Rivals. Kung ano man ang tawag ninyo sa rivalry na to. Eto na yun. Eto na yun. Maganda dito sa Audi Kids, meron silang roaming Natalia. Oo. Kasi si Omay V, kasi pinaprotectahan lang ang kanyang ano, haring si Jumong. Si Jumong, ang haring G-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 
Uy, mukhang kamedi. Pwede. Ay, thanks. Mucha baited para dito kay Iyakto. Napakagandang rotation. Para kay Iyakto 1-0 para sa Connect PH. Ganito kasi, Ben. Sa sobrang magkakakilala sila, alam nila na kapag sasabi ni Jay, uy, kapag hinaras ko to, itatry ako i-polish ito. So, Iyakto, ready ka na. Oo, ready ka si Iyakto. At yun, hindi mo ka next level na hindi mo na ituturo talaga. Kung ito yung mga player, hindi ka maganda sa isang match eh. Kaya niyang mag-rotate ng mabilis kapag nag-level. Kakaibang poke ang gate na ginagawa ng isang Natalya. Parang okay na sa kanya, mabawas lang. Oo, basta mabawasan niya lang kahit huwag mamatay. Tapos, i-make sure niya makaalis siya. Pero nandito si Championship Cobra. Oo. Sinecure lang nila din yung crab doon. Oo. Gusto ko yung na-point out mo yung about sa ginagawa ni Jay. Parang, okay lang na kahit mapula siya ng todo. As long na mabishon. As long na mabawasan. Yes. I think ang dilemma ngayon dito ng Aura PH is no matter what happens, magpwede maulang ulit dahil sa vision na nagagawa ni Jane. And meron pang extra vision din na magagawa nga naman yung ultimate device. Yung device, o. Mountain Chopper. Kaya nga lang hindi pwede mag-over Econ itong si Jane kasi kailangan pa rin niya na level. So I feel na for the side of Aura PH, it's important na makakuha sila ng level 4. Lalo na dapat parang inakitor din. Totoo. Actually, level 4 na rin ang Aura PH dito. At nakikita na kanya si Jay. Eto na, pasok si Jay dito. Ayan ang Black Dragon! Big and Big and Thor! JP and Company na dito. At ito si Jay ako na mawala. Aura PH moving as one. Once again, Big and Big. Kailangan ko rin dito sa third of fake. And then, kumuha sila ng isang kill. 1-1. At dahil bawas boss na yung mga members sa Aura PH doon sa clash yung nangyari na yun, hindi sila makapag-contest dito sa third of. Oo. Agandang movement sa mga movement. At yun, si Iyakto naman, inaktibuto rin niya para pauwiin din si Roger. Dahil ayaw nilang ibigay itong purple pop na to. At yun naman, si Umay Minos. Wow, nating lang na sa zoning ultimate. Pag-zone lang, Kuya Wolf, eh. Ayaw nilang ibigay itong purple para dito kay JP. Actually, si JP is still doing great pa rin sa ganitong situation. Gusto ko lang i-take mind dito ko yung execute mechanic na meron ang Onyx. Dahil mong execute, dapat siya isang flame shot. So, ibig sabihin, bawal mamula ang Aura PH. Bawal execute din para dito sa Rubikino na ang sustain is the name of the game for Ruby. Oo. Kung matang po happen na tuloy-tuloy na mag-agent. So, meron silang kill mo tayo sa naisip. Ito mo lang sa mechanic. And naturally naman, si Jay ay may nang natalya mag-execute.
talaga. Kaya ako na-consideran siya ang kalagyan sa ano eh. Sa achievement, sa ano yan eh. Sa achievement talaga yan. Oh. Execute. Team execute. Team execute. Parang hinagad. Wala na tayo. Wala na yung mapalitin. Wala na dapat. Kaya na. Meron na siyang isang assist. Pero si Wise is at level 8. Sa ngayon, Wolf. Paano makakagalaw yung Aura Beach ngayon dito? Oh, and they have to take advantage yung kanila mga team fight. Maganda yung team fight capable din ng Aura Beach. Particularly dahil sa team fight. So, kailangan nila magpulsa ng team fight. Ang gano? Okay. Kasi naman yung siya may virus and you said get back yun na. So, Libre Kill para dito sa Aura PH. Out of position actually si Venus. Jay, mauli ba siya dito na ronde? Siya nakikita siya na bahagya. At meanwhile, look at the side laners. Curtain pa lang ang target Aura. Meron pa lang yung aggressive doon. Siya. Kufra! But, okay. Yato, mukhang lalaki na nga dito. Lalo si Dragon. Pero si Jay dito apunado. Killer Wash. Yung dalasin. Dalawa na ang kanyang stacks. Dito na Smith Slate. Nakuha dito ni Green. Habang si ni Jay Pihay. Tumatakbo ng wall. Sabi ng kilit. Ay! Nakubo. Yato. Kilaani ang kanyang buhay. Habang nandito na yung lupitin pa na tumalo ni Wayna. Phoenix! Nakuha sila dito ng walang kill. Dahil our PH pa ang makakapitas ng dalawa sa may C. Na mga panahon. May iba kong decision making mula sa Morning PH. I don't know what their idea was. Hindi namin si Wise doon. So siguro na doon ng coding execution. Mula sa members ng Morning PH. Mula sa communication. Kasi parang they know na yung ibang members yung third. Pero sila, si Wise ay nag-farm muna. Ay, minsan, okay yun actually. Hindi parang nakapatayang ka na support. Pero nakapag-farm naman yung board. Ginagawa tayo. I just don't know kung ang Morning PH ba ay nag-double. Second case kung tayo na yun. At ayun na yung naging dilemma nila. This is the reason why Aura PH, I think, is always on top laban sa Morning PH dahil mas firm at mas strong yung kanilang movements yun. Yes, magaling ang Morning PH pagdating team fights, pero yung mga biglang calls from out of nowhere na insane ang galaw, ayun ay nasa side ng Aura PH. I would say nga lang yung ano kasi the thing with Morning, no way to Aura PH. Kapag kailan may pinili na call, sino man, patol lahat. Sumusunod. Sumusunod. I mean, obviously, we don't know if ganun nga yung ginagawa din ang Morning PH. Pero at least sa side ng Aura, the way that they're playing, kapag may nagsabing, parang pag may isang naging aggressive, sumusunod lagi. Well, yun. No, nakita niyo sa Clash kanina. Sa Java, sa Morning PH, yung nag-farm na ako na si Wise. Siguro nga ang goal ni Wise is, kung may sige, bigay niyo na yan. Siguro kung makain ng kid, kung whatsoever, kung kid mag-overextend. Pero in the act of a kid, dahil hindi ko siya may kid tumapan. At may hindi mo ako bakit. Kasi, bilang isang issue siya, kailangan mo pa ng maraming items bago mo pa makuusan yung Roger when it comes to that. Yes. Yes. Ito all actually nagiging malakas yung Aura PH, yung mga ganong decision making na minsan ang Morning PH naman din. Yung nagiging kulang sa kanila, pagpapadating sa nila eh. Parang yung magic na nilabawag na sa kanila, ito yung boom, panalo. Pero part naman eh, parang nagkaling dito sa constant ikaw ka sa top of the game na parang yung mga kalaban mo na magagaling. Kasi doon mo nakahasa yung mga problem solving skills mo eh. And I think that yung team din talaga na nakakapagpalabas ng ganito sa Aura. Siyempre yung Onik. Yung Onik eh kasi pag-ibig kasi yung Onik mag-ibig na talagang mechanics wise, paunahan. Hindi mo na gawa lang yun. Kinalagay mo sila sa skills ka. Hindi ako yung panginoon. Sarap talagang sure. Sige. Si nandiyan. Oh, yeah, mag-play. Eh, napakataas talaga ng skills. Napakataas ng capabilities to kill. And all that Forza. So now, on the situation na meron tayo, Wolf, Aura PH, getting the turtle, getting two kills for free, Wise is still free. No, hindi siya sumali sa laban. Anong situation ngayon? Pwede na ba natin sabihin na labag ng Aura? O tap na ba? Tap na ba? Tap na ba? Everybody's really free. Or just, kitang naman din. Sa goal din ay pantay. So, mapapatarong ka. Maganda ba talaga ang Isu Chin in the radiant compared to the Roger? Traditionally, best. Usamang teamfight. Pero 1v1. Kasi never mo. Kasi never ka pala natin sa Roger. Paglaban. Pagkalbutan ang usapan. Kasi,
sabi ko rin kasi yung at pumunta may invulnerability field kasi Roger. At tuluge ang Asian chain. Meron lang ang Asian chain. At yung anti-crowd control. Masyado naman bumabad yan ang oro dun sa may top lane. Smokescreen will connect as Wise and company will just spot out Power PH sa kanilang mountain shaman. So ngayon may naman si Vigos! Oh my glove! Nakita mo yung mga ganong surpresa? Hindi ko yun matuturo sa isang player. We all thought na magpapaknang Kornik PH and Venus with a surprise hindi pinapak ang aura. At dahil sabi ko naman hindi ito ni Jane zoning out that Lugi para makapag-push ang Kornik sa top lane itong Kornik PH. At dahil dun sa mga bigan ng set, biglang umangat ng dalawang pagsili ko. Okay, Chris, kanina pantay na pantay. Mawak sila. Dapat take on 2 turrets to 0 turrets of Kornik PH. Ay, gatos! Hindi ka basta-basta
mga kapasok kong kausin ang Tesha at kung ikaw si KLPJ ang gusto ng hawak sana dito is a setup sa Hero House ngayon. Parang nagsiset up sila ng dance floor tapos sila yung pita. Nori Paige. Nori, so meron din silang may homemade area of effect, may homemade videos. So ang ginagawa ng Monic, ang talagang Monic magic dito, major composition is nagsiset up sila ng mountain ground para saan sa ita ba? Territorial. Ang territorial advantage. Ang ginagawa dito ng Monic Paige. Ito na naman, nilabas naman ng Dragon Jig. Stretching mga kayo Tesha, meron siya ng defense ang gagawa. Ang sinabihin na dito na din, yung organizer. It was si Wise, ang muna na walang takbo. Tatlo dito sa Monic PH. May tatalawa lang pala ang nag-i-market. Pero basag ata yung Tori dito. Kaya to, with a shield unit, ayos na lang. Habang sila Plesha ay magkahay sa kanya. Aura PH, buhay pa rin. I think yung Monic PH ang gusto na gawin doon is may aharang dapat meron Plesha para hindi naman si Wise. Unfortunately, that didn't happen. Nakita pa lang. Meron silang teamfight tools like yung talong niya yung front tapos meron kang lead ng overturn damage could be there yeah at hindi ka pwede basta-basta nice pumasok hindi ka pwede basta-basta pumasok kung ikaw ay Orin PH dahil nga Aura PH pa rin to and there you go Jay bulado agad dito JP wala siya makukuhang kill dito pero still look at this nung isang pagkakamali lang ang Orin PH they convert kagad ng Aura PH ng Monty at
Bonus na lang din na hindi namatayin si Pilar yung commitment ng Order Cage doon sa drama na yun ay tinapos. At dahil meron pang regeneration coming out from all the passive and the essence na nakumulay sa Muso, nare-remind tayo na bakit nga ba malakas sa Muso. So hindi siya nag-kill spree whatsoever. Festival of Blood ang kanyang pinili at hindi pa ito. Yung tulad sa death invade ng Order Cage noong time na yun. Ay, 2 points kung paano kasi na ngayon. Dahil ang hinahabol nila dito na dito na habang yung calling may HD na tayo.